Mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa isang lugar dito sa malapit sa floodway kung saan dito ay talagang na-alarma ang mga bumbero natin dahil sa tawag na mayroon na isang sunog na nagaganap. Pero itong mga dinat na natin ngayon ay grass fire, ano? Pero nagpuntahan pa rin itong mga fire volunteer o fireman natin, fire truck, na talagang inapula pa rin nila itong apoy ng nasusunog na lugar dito. Ayan, at talagang kitang-kita natin itong tambak ng mga damo rito ay binobomba ng mga bombero ngayon. So live natin ay kinocover itong senaryo na ito. Talaga naman na bahala ang ilan sa mga fire fighter natin, talagang takbuhan dito, pati mga taga-ibang lugar, mga taga-bombero ng Kainta ay nagpuntahan din dito, barangay Manggahan at barangay Kanyuga nagpuntahan dito sa area at hinanap nga itong area na nasusunog at ito ang dinatnan nila dito. Itong isang area dito ay nasusunog pero mga damo lang itong sunog na naganap at buti na lang ay ito ang nadat na natin dito. At mga kaibigan, ito nga yun na talagang yun na alert talaga itong mga bombero natin dahil mabilis na rumisponde kahit tayo na ganitong senaryong nakita natin. Talagang ito ay mabilis sa gumunta itong mga ano natin dito, no? So, magtanong tayo kung ano nga lugar ito, no? Christine Royan. Barangay. Wala akong alam na barangay. Hindi okay. Nang pares tayo. Christine Royal Subdivision. Sinasabi nga, nandito tayo sa Christine Royal Subdivision. Ayan, no? Talagang nga nakita natin itong sunog na naganap nga dito. Grass fire to. Pero talagang nagtakbuhan ang mga bumbero natin dito. Ang dami. Nabahala. Nabahala ang mga fire truck natin. Sa nangyari, no? At sa tawag na ibinatunga sa kanila. So, kita nyo, at ayan ang mga bumbero natin. Talagang nagpuntahan dito sa lugar na ito, no? Yan, so, dyan natin makikita na talagang napakabibilis sa rumisponde ng mga bumbero natin. Ayan na, pati yung mga bumbero ng Kainta, no? Nagpuntahan dito. Yan. So, karamihan dito talagang mga fire fire truck ng Pasig City. Itong nagpuntahan dito talaga naman na bahala sila sa tawag na natanggap nga nila dahil sinasabing may sunog dito sa lugar na ito. Ayan. Okay, mga kaibigan, ito ay isang subdivision. Ayan. Sinasabing Royal Subdivision. Okay, at magtanong-tanong tayo sa mga ilan sa mga nandito at malaman natin kung anong ang subdivision to. Lapit tayo doon sa mga security guard. Barangay San Miguel. So, Barangay San Miguel. Maaaring na Barangay San Miguel to. So, ito nga yung mga fire truck natin. At ayan, yun na nasusunog na bahagi dito sa lugar na ito. Ayan, yung mga damo. Kita natin dyan, no? So yung mga damo na yan, mga talagang tuyo na, no? Mga bagong tabas na damo. At hindi natin alam kung sunog yung sunogin yan. Paano nangyari na nag-aapoy nga kanina nung adak na natin. Ayun. So kasi ngayon makapal pa rin yung usok na nakita natin dito. Okay. Sir. Naway, boss, mga... Sir, mga adik dito sa kabila na yan eh. Walang ginawa, magnakaw. Yeah, magsunog pa ng basura namin. Sir, ano po, tanong ko muna, ano bang lugar to? Kwento, boss. Ano po? Sakop to ng San Andres, Kainta. San Andres, Kainta ang nakakasakop dito. Opo, sir. Opo, sir. So, anong subdivision to? Christine Royal Subdivision. Ito, mga kaibigan, nandito pala tayo ngayon sa Christine Royal Subdivision. Oh, alam mo naman yung mga kaibigan na natin dito, mga Kainta ito, no? So, paano yun? Bata! Ito, sir, nakita namin kasi kumakain ako kanina eh. Oo? So, nakita nyo? May mga naman mga bata dyan. Ayun, mga adik na naman dyan. Walang ginawa, magtakaw. Sir, may mga pumapasok pala dito mga bata dyan sa pagdating. Pwede, 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 dyan sila dumadaan. So, yung mga bata na yon ay
Ano pang karaniwang ginagawa dito ng mga batang pumapasok ngayon? Dahil kahit po sa araw, may dumadaan dyan. Nananakaw sila rito. Yun nga, yung bahay doon, ninanakawan kami rito kahit araw eh. Hindi naman naman lahat mabantayan. Kasi ang laki-laki nga nito. Okay, so ngayon, ito yung nakita nyo ba nung sinunog ng mga bata ito? Hindi namin nakita kasi nandun din kami eh. Okay, dyan yung sila sir nakaposte eh. Ah, yun. Umiikot lang tumagawa dyan namin dito. Sana. Na, estimate na yung mga bata na pumapasok dito ang nagsiga talaga yung mga ganun. Okay, hindi masabi yung mga bata kasi hindi naman nakita yung bata eh. Oo, ganun. Pwede rin yung mga binatilyo sir, yung mga dami kasi kadik dito. May mga tato mga pumapasok dito galing yan. Oo, napakadelikado talaga nga na-alarma yung mga fire truck natin, mga fire oh, nagtaka nga ako, pinapunta ako rito ni sir. Sabi niya, dito punta mo nga yun, ano ba nangyari dun? Ito sir, taningin nyo na lang to sir o. Mga permission yan nandiyan sa kabila na yan dyan. Oo, palagi itong inanakawan. Sir, yun pa, ano po ba yun na bakit po nagkasunog sa palagay nyo dito? Yung mga adik naman una, ano naman yan eh, yung mga pinag-anandam mo. Open, ha. Eh, mga pinagtabasan na damo, no? Ano po ba yun, ano? So, ito pala yung mga bata dito. Ayan, nakita natin yung mga bata na yan. Ha? Sila pala yung mga pumapasok dito na mga nangangalakal na. So, ano po bang lugar uli ito? Pakiulit po. Bali ito, Kaintana. Kainta. Barangay ano po? Barangay San Andres. So, mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa Barangay San Andres. Kainta, Rizal, kung saan nga ito. At nakita natin itong bahagi ng bakanting lote dito na may mga damo na talagang nasusunog na. At buti na lang at mabilis na dumating itong mga responder natin na mga fire truck, fire man natin na talagang naagapan agad itong mga damo na nasusunog dito. Pero napakadelikado pa rin ito at talagang na-alarm ang mga fire truck natin, ang mga fire volunteer. So ano pong subdivision ito? Pakiulit po. Christine Royal Extension Village. Ito, Christine Royal Extension Village. Na? Ganun ba? Exclusive Village. Ayun. Executive Village. Oo, yun. Christine Royal Exclusive Village. Ito nga sa Barangay Kainta. Ano? Sa Barangay Kainta. Sa Kainta, Rizal. Na? Nandito parang tayo. Parang bali, sakop na ng Barangay San Andres. Ayun. Kainta na. Ang gate namin. Nasa Pasig ang gate nila. No? So mga kaibigan, itong Kainta pala nakakasakot dito. Pero ang gate nito ay nandito nga sa lungsod ng Pasig. So buti na lang at ito talagang maaasahan natin itong mga fireman natin dito. Ito, manggahan. No? Nag-rumescue dito. Talagang mga naalaw na nga sila sa tawag nga na ano nila, natanggap nila dahil meron nga raw talagang sunog na nagaganap dito sa lugar na ito. So, hanggang sa ngayon mga kaibigan ay umuutok pa rin pero wala nang apoy. Okay, talaga naman nakakabahala na kasi talaga no, halos sa linggo-linggo ay meron sunog na nagaganap sa iba't ibang lugar dito sa lungsod ng Pasig. Kamakailan lang yung PCEH ay nagkaroon din ng sunog. Ito lang tila Lunes yata o Linggo. Nagkaroon din ng sunog doon. Pero hindi naman malaki. No? Maliit lang yun na naging sunog. At ngayon nga ito. Kaya talaga nga yun mga para ano natin. Para mga fire volunteer natin. Talaga naman pagkaagad kong mga tawag, talagang takbuhan agad at talagang mga nagmamadali. Nakakita ko kanina itong mga ito talagang sunod-sunod na ang dating ng mga truck. So hanggang sa ngayon malakas pa rin yung usok pero yan binobomba pa rin ng mga ano natin ang mga fire truck na fireman natin. So okay. Talagang maaasahan mga ano natin, mga para volunteer natin ang mga tumakbo dito sa area ng bakanting lote na may mga damong mga nasusunog. Ayan. Ito, hi sa mga ano natin, ano, kaibigan natin na nanonood dito. Pakishare itong live video natin na talaga naman
Ito ang dahil na biski ko ay napatakbo ng mga balita ko na meron na nasusunog na dito ang area na ito. So, mga ibigan, kainta ang nakakasakot dito, no? Kainta, Rizal na. Pero ang pinaka-gate nito ay Pasig na medyo malapit sa PCGH. Dito pa rin itong mga ano natin, ano mga fire natin talagang hindi nila iniiwan hanggat hindi nawawala yun na pinakabaga. Kaya malaking bahagi rin ng mga damo itong nasusunog nga dito. Hindi natin alam kung bakit nagkaroon ng sunog. So ito nga yung mga kaibigan natin, mga volunteer o mga fireman na talagang mabibilis rumisponde. Yan. Baka natin yung mga damo. Damo, itong nasusunod dito. Okay mga kaibigan, ito nga yung mga nakita nating kaganapan dito sa Kainta, Rizal. Ano? Ayan, yung talaga naman na mabibilis rumisponde itong mga fireman natin. So, hanggang dito na lang muna itong live video natin. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update. Pasig News Update.